taste test natin mga kasolid. Hmm. Yun o, isang masayang araw sa iyo lahat mga kasolid. Isang masayang araw din sa iyo, Mrs. Chichen Camera Girl. Masayang araw sa inyo mga kasolid. Ang recipe natin ngayon, magluluto tayo ng rosemary salt and pepper fried chicken. Yun o, gaya ng nakikita nyo kanina mga kasolid, diniiwa ko muna yung manok para pumasok yung lasa sa loob. Iiwain muna natin bago tayo gumawa ng ipangkakaskas natin mamaya dito yung rosemary. Sobrang lasa nito Mrs. Kitchen. Matikman nga mamaya, matikitikman mo to. Kaya natin inihiwa-hiwang ganyan para pumasok yung lasa sa loob. Ibang version niya ng fried chicken eh. Oo. Rosemary yung inalagay natin. Ito, you know, abangan nyo lang mga kasolid. Sigurado pasok na pasok ang lasa dito Mrs. Kitchen, no? Kaya natin iniwa-iwa sa loob, oh. Manunot yung lasa niya. So yun mga kasolid, dahil tapos na natin iwa-iwain ang ating mga chicken drumstick, gagawa tayo ng ipampapahid natin dyan. Maglagay lang tayo ng rosemary. Ito oh, yung main ingredient natin. Ang bango ng rosemary oh. Siyempre, nalagyan natin ng dinurog na bawang. Maglalagay din tayo ng paminta. Siyempre, ang asawa ng paminta, asin. Hindi nag-iwala yan, mag-asawa yan. Salt and pepper. At nalagyan din natin ng konting oil. Maganda sana kung olive oil, kaya wala tayong available. Saluhin lang natin sa ating malinis na kamay. Start na natin ipahid sa ating mga chicken drumstick. Sarap din natin yan. Talagang napakasarap nito, Mrs. Kitchen. Nakaibang ano mo yan, version. Imamassage-massage lang natin to mga kasolid. Sariwa yung manok. At imamarinid lang natin ito at least 30 minutes mga kasolid bago natin prituin. So yun mga kasolid, after 30 minutes na paghihintay sa pagmamarinade, ito na ang ating chicken drumstick. Start na tayo magprito mga kasolid. Bali, naglagay lang tayo ng mantika sa ating mainit na pan. You know. Nangangamoy na yung lagay natin rosemary, Mrs. Kitchen. Ang bango. Hinaan lang muna natin ang ating kalan para hindi siya mabigla mga kasolid. Slow cooking tayo dyan mga kasolid. So yun mga kasolid, habang nagpiprito tayo, magsa-shoutout muna ako. Shoutout po kay Marshall TV, kay David Carbong po, shoutout po. Lerwina Calma, kay Sir Aldrin Gorospe, yan lagi sineshare yung mga video natin. Maraming salamat po, Sir Aldrin. At ang Bukid Vlog, shoutout po, Bukid Vlog. Mga kabukid,
si Boss Rolando Bukod, si Mrs. Jasmine Navarro Bukod, shoutout po, at si Boss Randy Serrano, shoutout sa iyo, mga kasolid. Check natin mga kasolid. Yun o, oh, ganda ng kulay o. Oh. Nangangamoy na yung nilagay natin rosemary, pati yung bawang, oh. Sobrang amoy na. Ang bango na talaga, oh. So, at shoutout nga pala si Mr. Cesar Evaristo. Shoutout po. I-set aside na natin ang ating first batch, mga kasolid. Yun, oh. Ganda ng kulay, oh. Amoy na amoy yung nilagay natin rosemary tsaka yung bawang. Kasalain natin ito. At isarang na natin ang ating final batch. Yun o. So yun mga kasolid, ito na ating nilutong rosemary fried chicken. Yun no? Sarap, ang bango. Ang bango. Namuyo-muyo ko na mga kasolid. Taste test na natin para malaman na kung ano talagang tunay na lasa. Kain po tayo mga kasolid. Kain po. Yun no? Unang-unang kukuha o. Eh, kainit. Ito. Yun no? Taste test natin mga kasolid. Hmm. Grabe, lambot. Napakasarap. Boy Sibat, kuha ka Boy Sibat. Hmm. Siyempre, makabigyan sa camera, bigyan natin. Si Boy Sibat. O si Boy Sibat. Hmm. Grabe. Meron po tayong toyo manskin dito. Masarap kasi medyo umhit lang siya. Naluto siya ng dahan-dahan mga kasolid. Lambot. Napaka-juicy. Kain meron pa. Din tayo na dito, fried rosemary at fried garlic, you know. Sipat, oh. Masarap ba, Boy Sipat? Masarap siya, guys. Akin din tayo nasiri, mga kasolid, you know. Sarap daw. Kain po tayo, Madam Mini Craft Lady. Ingat po dyan sa Taiwan. Hindi siya dry, no? Napaka-juicy. Sabak na itong luto sa loob, oh. Ano? Toy mansi. Sarap. Sausaw mo sa maanghang ang sausawan. Mainit. Sobrang napaka-basic lang iluto nito, mga kasolid. Sana gayahin nyo. Napaka-simple, pero masarap. Ibang version to ng fried chicken. Iba yung lasa niya kung ikukumpara mo sa mga kinakain natin yung fried chicken. No? Dahil sa rosemary. Iba. At saka sobrang bang. No? Mm-hmm. Yung bahay na may rosemary. Sabi-sipak. Naman na tayo.
Opa. Yun lang. Kaya po. Parang ayaw mo na tumigil, tigilang agatin yung manok. At siyempre, bago sa pandasa natin. Tama po yun. Sarap. Kakaiba yung lasa. Yun o. Oh. Bukid Vlog, shout out. Bukid Vlog. Ayun po. Tarahin ko pa to. Grabe. Napakalasa. Walang halong biyo. Talagang masarap. Ayun po. Ayun po. Hindi siya yung mga normal na fried chicken na mabibili natin. Sobrang easy niya lang lutuin. Meron din tayong fried garlic, you know. Kain pa. Ate Rosana Yape, kain tayo. At sa Mendaza family, shout out. Yun ah. Laging nanonood yung mga yan. Ang crispy ng ano, rosemary. Saka yung bawang. Ano? Ang baka crispy. Lasa. Napadila na naman ako sa sarap mga kasolid. Ako hindi na ako nakapagsalita. Napadila. Kaya po. Ikaw naman wala ka ng imig. Malasa. 30 minutes pa lang marinated to ha. Ikong magdamag pa to. Mr. Kitchen. Eh di sobrang sarap ha. Ito nga pwede na eh. Ay, pati mo to. Sarap. Wala na akong kanin. Grabe. Bus na yung kanin namin, mga kasolid. Sumpo. Tirahan natin si Boy Sipat ang isa pa. Grabe, sobrang sarap, mga kasolid. Sana po, gayaan nyo ang recipe to. Napakasarap. Quick and easy, ikakan nyo na. Basic, napaka-basic. So yun, mga kasolid, sana po nagustuhan nyo ang aming masarap na recipe ngayon. At shoutout po kay Mr. and Mrs. from New Zealand. Shoutout po kay sa Madam Mini Crafty Lady. Shoutout Madam. At saka kay Mrs. Amy Fardo NC. Pagin pala shout si Mrs. Amy Fardo. Hanggang dito na lang po mga kasolid. Salamat po.